Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin sa araw nito ang kapistahan ni San Jose na Manggagawa. Sa misang ito, ating isama sa panalangin lahat ng mga manggagawa, maging tayo, lahat na mananampalataya na gumagawa sa kaharian ng Panginoon, sa harden ng Panginoon. Isama natin sa misang ito lahat ng ating mga kahilingan. Gayon din ang ating mga kapatid na may mga karamdaman na nasa kani-kanilang mga tahanan at mga ospital. Tayong narito na humihingi ng kagalingan sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ni Padre Pio. Ating isama ang ating mga pamilya na nasa ating kanya-kanyang mga tahanan sa misang ito. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa tanang umiiral at ang nakatakda sa batas ng paggawa para sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na maganap namin ang mga gawain inyong inatas at makamtan namin ang gantimpala na iyong ipinangako sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito.
Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng mailap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasda ng Diyos ang kanyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-anim na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit, at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng anim na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinangi, sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yaon taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, Poon, titiisin yaring lagay nitong aming mga lingkod sa gitna ng kahirapan? Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit, ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain at sunod naming lahi, ipadama ang gayon din. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Magsitayo po ang lahat. At sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya
sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayong araw ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Jose na manggagawa. The same time, ngayong araw din ang Labor Day, kaya holiday ang araw na ito. Ngunit paano nga ba nangyari ang mga bagay na bakit si San Jose ay naging bahagi ng pagdiriwang ng mga manggagawa? Ang pagdiriwang na ito ng simbahan ay pinangunahan ni Pope Pius XII noong 1955. Ito ay upang tugunan ang problema ng mga manggagawa sapagkat para sa mga komunistang bansa, ang paggawa ay isang parusa. Ang paggawa ay isang uri ng mababang paggawa sa lipunan. Kaya ito ang nais baguhin ng Santo Papa na pagtingin sa paggawa ng bawat isa. Sa ating konteksto ng pananampalataya, sa panahon ni Adan at Eva, sila ay pinalayas ng Panginoon at kailangan nilang gumawa at paghirapan ang anumang kailangan nila. Ngunit ang konseptong ito ay isang parusa sa kanila. Kaya naman pagdating kay Kristo, nais niyang baguhin ang konsepto ng paggawa. Ganito rin ang ating konsepto na ipinahayag ng Santo Papa Pope Pius XII, na ang paggawa ay isang biyaya para sa atin. Ang dahilan ng pagdiriwang kay San Jose ay upang mabigyan ng liwanag na ang paggawa ay mayroong malaking kinalaman sa ating buhay pananampalataya. Nais ng Santo Papa na mabigyan ng dignidad ang bawat isang gumagawa sapagkat ang paggawa ay para sa ikauunlad ng sarili, ng pamilya, ng pamayanan at higit sa lahat ng kaharian ng Panginoon. This is to Christianize the concept of labor. Kasi sa panahon nila, lalo na sa mga komunistang bansa, kahit ngayon ay mayroong tinatawag na forced labor. At pangalawa, upang ma-acknowledge ang dignidad ng paggawa, sapagkat ang paggawa ay hindi dahil sa mga bagay na kaya lang ibigay ng nagpapagawa. O di kaya ang paggawa ay upang siilin ang bawat isa sa atin. Ang paggawa ay pagkilos ayon sa kakayahan ng bawat isa, ayon sa kagustuhan ng bawat isa. Ang paggawa para sa ikauunlad ay gampanin ng bawat isa na malaya
walang paniniil, walang forced labor. Yan ang sinasabi nating dignidad sa paggawa. At bakit si San Jose ang ginawang modelo ng paggawa? Alam natin, no, sa ating pananampalataya at sa Biblia na si San Jose ay isang karpentero. Sa kapanahunan nila Jesus, nila Jose, ang gawain ni Jose ay isa sa pinakamababang uri ng gawain. Kaya nagtanong ang mga Pariseo, noong si Kristo ay umuwi sa kanilang bayan at nagturo ng salita ng Diyos, sabi ng mga matatanda ng bayan, sino ang taong ito at saan niya nakuha ang karunungang ito? Hindi ba anak lamang siya ng karpentero? Nais ipakita ng pagdiriwang natin ngayon na anuman ang ating ginagawang paggawa para sa kauunlad ng sarili at pamilya at ng ating pananampalataya, ito ay may dangal. Kung kailangan man natin ng compensation, ng sweldo, ito ay nakakatulong sa atin. Ngunit ang ating paggawa, tulad ni San Jose, ay upang maibahagi ang mga bagay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya tinatanong nila, saan nanggaling ang karunungang ito? Tinutukoy sa atin ng Ebanghelyo na ang karunungang ito ni Jesus ay nanggaling sa kanyang Ama na nasa langit sa pamamagitan ni San Jose. Kaya ang paggawa ay puno ng karunungan, lalo na kapag ang ating mga paggawa, ang ating trabaho ay naisa sa puso ng bawat isa na mayroong dalangin at pagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat ang mga gawain, ang ating trabaho ay biyaya ng Panginoon. Sapagkat ito'y lilipas, darating at darating ang panahon na hindi na natin kayang gumawa. Kaya isang biyaya sa pagkakataong ito na kaya pa nating gumawa. Huwag nating sayangin ang biyayang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ang paggawa ay isang may malalim na kinalaman sa ating pananampalataya. Kung ating napakinggan ang unang pagbasa, ang Diyos Ama ay gumawa sa paglikha ng sanlibutan. At sinabi sa Genesis, upang makamtan natin ang ating ninanais, kailangan paghirapan natin. Kailangan pagpawisan natin. Sapagkat ang mga bagay na nais natin, mahalaga na mayroon siyang value sa ating buhay. Madalas kapag ang bagay ay biniibigay sa atin, mas less ang nagiging halaga nito kumpara sa pinaghihirapan ng bawat isa sa atin. Di ba ang sarap kapag tayo ay nilibre? No? Mag-a-outing, ililibre tayo, kakain sa labas, kahit ano, ang sarap. Pero kapag ikaw ang gumagastos, kahit isang soft drinks yan, pahahalagahan mo, lalo na mainit ang panahon, lulunukin mo ang soft drinks ng punong-puno ng pagpapahalaga dahil uhaw na uhaw ka at gumastos ka mula sa sarili mong bulsa. Mayroong halaga ang paggawa sa ating buhay. Huwag nating maliitin ang ating mga sarili o di kaya ikumpara ang ating sarili sa iba. Bakit kaya siya ang laki-laki ng kanyang sweldo? Sana ang paggawa ay magdulot sa atin ng isang biyayang mas lalo pang magsumikap. Si San Jose, hindi niya hinangad ng higit sa kanyang kakayahan. Dahil alam niya kung ano ang kanyang papel na ginagampanan sa kaligtasan ng sanlibutan. At ito ang sinasabi sa atin ng ating mga pagbasa, lalo ng ating Ebanghelyo.
ang pagpapasalamat sa Diyos dahil sa ating kakayahang gumawa para sa sarili, para sa pamilya, para sa ating lipunan at sa kaharian ng Diyos. At pangalawa, bigyan natin ng dignidad ang ating ginagawa, ang ating trabaho. Anong ibig sabihin nito? Sana sa ating paggawa, punong-puno ito ng panalangin at naaayon sa kalooban ng Diyos. Sana walang korupsyon na nangyayari. Sana walang pandarayang nagaganap saan man tayo gumagawa. Sapagkat ito ay tutungo sa hindi magandang relasyon sa ating kapwa at lalo't higit sa ating Panginoon. Hindi lamang ang panahon ng Labor Day ay pakikipaglaban sa karapatan ng mga manggagawa, kung hindi pagpapahalaga din nito at pagpapakita na sana ay may dignidad ang ating mga ginagawa. Anuman ang ating napapala dito, mahalaga at pangunahin ang kalooban ng Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang pinagmulan ng tanang kagandahang loob. Tunghayan mo ang aming mga alay na inihahain ngayong si San Jose ay ginugunita namin para mo nang awang pagbigyan ang aming kahilingang kami naway itaguyod at tulungan ng mga handog na aming inalay kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Niloob mong magpakasal kay Mariyang Birheng Mahal si San Joseng maaasahan na sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan na iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila si Jose naghanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang inyong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O
sa kaitasan, ilang palang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitasan, o sana sa kaitasan. Kung hindi po kayo lumuhod, ang manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, mga reliyoso at relihiyosa at ng sambayanang ito na sa iyo ay nananalangin. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad na sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayo lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
si Jesus lamang ang dahilan ng pagtitipon. Kaming malalakbay sa Kanya. Jesus lamang ang tangi na aming andog para sa kapayapaan ng buong sansinupon. Tanggapin mo't gawin katawan, tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inumin nagbibigay sa amin ang kalakasan. Puri Diyos amang lumikha ng lahat, Ikaw ang aming pag-asa at liwanag. Sambahin ka Diyos amang sa'yo kaming lahat ay magdiriwang. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay pagkain sa kaluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ang kalakasan. Dapat kaming manlalakbay, tanggapin mo ang aming payak na lay. Sa panalangin ng aming reyna na dalhin kami kay Jesus ang aming buhay. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may mga sakit na mga pari na Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay pagkain sa aming kaluwa. Katawan, tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming na
pagbibigay sa amin ang kalakasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang, ay tumanggap nawang lubusan ng bungang walang maliw na kapayapaan sa pagtataglay namin sa katibayan ng iyong pag-ibig sa aming kalooban ayon sa halimbawa ni San Jose at sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat, Padre Pio taga Pietrelcina, ngongheng banal, pintakasin santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit. Takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na'y makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang time-timan, di na muling magkasala. Sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga paalala. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalakap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiiska ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng privacy information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, do, ikaapat ng Mayo ay unang Sabado ng buwan. Meron po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ikalima ng umaga na sisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila.
Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12:00 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas na religious articles. Mangyari lamang ilabas ang lahat ng iyong nais pabasbasan. Gayon din sa pagkakataong ito, yung mga nais ng umihiling ng panalangin sa kagalingan, ay hawakan niyo po ang mga parte ng katawan na nais ninyong ihingi ng kahilingan sa Panginoon sa tulong ni Padre Pio. Gayon din sa mga nasa social media, sa ating live streaming, hawakan niyo po habang ginagawa ang pagbabasbas nito ang mga karamdaman na nais ninyong pagalingin at ipagdasal ang mga bagay na nais ninyong hilingin sa Panginoon. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin na nagpapaalala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santong magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipantulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bago ang pagwawakas, maraming salamat sa inyong pagdalo sa misang ito, lalo na ang mga nasa social media, sa ating online streaming. Maraming salamat. Naway pagpalain kayo ng Panginoon lahat sa inyong mga gawain at lakad sa araw na ito. Gayon din ang iyong pamilya, ang iyong hanap buhay, at lalo't higit ang iyong kalusugan. Mag-ingat po ang lahat dahil mainit masyado at umabot na po sa 52-53 ang heat index natin sa Pilipinas. So, doblehen ang pag-iingat, huwag kalimutan magdala ng tubig, at kung may malamig, magpalamig. Kasi ang init ang dahilan kung bakit nagkakagulo din minsan ang magpamilya, ang grupo, no? Mag-ingat ang lahat sa mga lakad. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, sa ngalan ng Ama,
at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po, Father. Alleluia, namito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo na tinghari at manunubos.